Magandang hapon, narito ang Tropical Cyclone Bulletin number 2F para kay Tropical Depression Gorio na inisyo ng pag-asa ngayong August 4, 2021, 5 PM. As per latest update nga ng pag-asa, itong si Tropical Depression Gorio sa ngayon ay nasa outside na ng Philippine Area of Responsibility. As of 4 PM nga ngayong araw, itong si Tropical Depression Gorio ay nasa labasan ng Philippine Area of Responsibility at ito'y huling namataan sa layong 800 km northeast ng extreme northern Luzon. Mayroon itong taglay na lakas ng hangin na nasa 55 km per hour malapit sa gitna at mayroon itong gustiness or pagbugso na aabot sa 70 km per hour. Ang kasalukuyang galaw nito ay patungo ng northeast at ang speed nito ay 15 km per hour. Sa kasalukuyan din ay walang nakataas sa kahit anumang tropical wind signal sa ating bansa. Ngunit dahil na rin nga sa epekto nitong tropical depression na ito, at dahil na rin sa impluensya ng southwest monsoon ay makaka-experience pa rin ng monsoon rain itong mga sumusunod na lugar sa loob ng 24 hours. Ito ay sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Batanes, Babuyan, Zambales at Bataan. Maaari ring makaranas sa mga severe winds na occasionally ay may mga gusty conditions sa kasama dahil pa rin nga sa mas pinalakas na southwest monsoon. At ito ay maaaring ma-experience ito sa may northern at western Luzon, lalo na dyan sa may mga coastal at upland localities dyan sa mga nabanggit na lugar. Sa loob nga ng 24 hours ay mas mararamdaman natin ang mas pinalakas pa na southwest monsoon na dahil pa rin nga dito sa epekto nitong tropical depression na umiiral. So maaaring magkaroon ng rough to very rough seas dyan sa may northern at western seaboards. Lubhang mapanganib na mag-travel sa ganitong klase ng karagatan kaya yung ating mga mariners na walang proper experience lalo na ay pinapayuhan natin na huwag na munang maglayag. Habang makakaranas naman ng moderate to rough seas dyan sa remaining seaboards ng ating bansa. So yung mga mariners natin, uulitin natin, lalo na yung mga maliliit na sasakyang pandagat ay ina-advise natin na magdobling ingat at hanggat maaari ay huwag na munang pumalaot. Sa track at intensity outlook naman ng pag-asa, ito nga si Gorio ay nag-exit ng Philippine Area of Responsibility ngayong alas 4 ng hapon at itong tropical depression na ito ayon sa forecast ay mas mai-intensify pa into tropical storm in the next 12 hours. At sa forecast track nga, itong si Gorio ay gagalaw patungo ng northeastward towards ng southern Japan. At within 24 hours, ito ay aasahang gagalaw patungo ng east-northeastward habang tuluyang lalayo ng Philippine Area of Responsibility. Para sa pinakalatest na weather update, ay maaari natin bisitahin ang official Facebook page ng Pag-asa. Ito ay ang DOST Pag-asa.